mag-email kayo. Nandiyan yan sa OFW.net at saka nasa mga website namin yan. Tingnan nyo kung anong klase pa, paano natin sila susulatan at ano ang mga email addresses nila, nilagay na namin doon para malaman nila. And then, nagpapasalamat kami sa iyo, Senator Pimentel. Siguro, masasama ka na sa tinatawag naming, meron kami Magnificent 8 ngayon. Masasama na ito sa Magnificent 9. Masasama na ito. Para sa kaibigan, itong issue ng AMLA, isa lang ito sa maraming issue eh. Kasi yung Gold Corp, matinding issue pa rin yan. Pero dito sa, yung usapin nga ng bituka, kumbaga, yung delays, mahirapan kami. Siguro naman yung mga senador, maiintindihan din yung damdamin ng mga OFW. At naniniwala ako na yung mga senador natin, well-meaning naman sila para pakinggan yung aming hinaing. Okay. Well, kami naman sa banking sector, of course, kung maapektuhan itong ating mga kababayan kung sakasakaling magkaroon ng counter measures or sanctions, affected rin kami. Kasi you must remember, we are also there for profit. Pero kaming mga banko, together with the Banco Central ng Pilipinas, nag-uusap kami ng mga contingency plans na pwedeng gawin dyan para naman kung sakasakali nga, hindi na mangyayari na magpapataw nga sila ng mga sanctions, we will make it a little easier for our kababayans to transmit their funds. Ganun din naman ngayon, meron din kami ginagawa ang contingency plan in case na magkaroon ng matuloy nga yung Iraq War. Ang Banko Sentral ang naglilid dyan. Kaming mga banko, nandun din kami. So you will not transfer the misery to the customer? As much as we can. Okay. So, sinado naman, Chito at Karen, ang aming gustong mangyari ay pakinggan namin yung pagdalo ng FATF officials dito. Baka sakaling magkaroon ng maayos na understanding na hindi naman tayo parang inaapi at dinikpahan. Kung ano lang yung dapat gawin natin para sa kapakanan ng taong bayan. Total, yun naman ang sinumpaan namin bilang mga senador na mabigyan ng proteksyon ang ating mga kapatid, lalo na yung mga OFWs. Okay. Ano, diretso ba ito editorial natin? Closing with our guest. From the heart. Sige, from ikaw, the heart. Na ka na, Karen. Ako isa lang masasabi ko, ito ha. Kung ako botante, darating ang panahon magagalit na ako sa gobyerno. Ipinaglalaban natin na suportahan natin ang Amerika. Ang gobyerno, ang Malacanang, lagi sinasabi, suportahan natin ang pag-atake sa Iraq. Hindi natin naisip ang kapakanan ng OFW doon. Ngayon, ang AMLA is the one concern that they have. The one concern. Pabayaan mo na hindi na iniisip ng gobyerno na baka mawalan sila ng trabaho sa gitnang silangan. Pero ang ikinasasama ng loob ko, ito. If you mean that you have concern, then they have to feel it that you are concerned. Ito lang ang naiinis ako. The one concern of delays in remittances, etc., we get into a whole argument. That's not the point. When you have to pay your electricity bill, your tuition fee, it all boils down to this. Is the government helping you out? Who cares sa kanila about diba? Whatever moral issues they may have. You know, we keep supporting the United States for the wrong reasons. When we need to fight for our own people, we always fail. Okay, relax okay ka ba? Muna. May radyo ka pang ubusin mo, editorial mo doon. Ako naman po, mga kapatid, isa lang ang maibibilin sa inyo. Nakita nyo na kami dito, nagbatikusan, nagbangayan, naghiritan. Tayo pong Pilipino, mahilig tayo dyan eh. Marahil kung dadagdag natin ito ng pag-aaral, pagsisiyasat, pakikinig at pag-iintindi, mas maigi nating ma-appreciate at magagamit sa ating kapakanan ang mga nangyayari. Huwag po tayong mag-ingay, mag-aral at manindigan. Kung makakabuti sa bayan, tanggapin. Kung makakasakit, labanan. Magkalintik-lintik ka na, mahirap naman yung gawing utos-utosan. Utosan na abroad, utosan pa sa sariling bansa. Ako po si Sito Beltran, nagpapasalamat sa aking dinidibdib na kaibigan Karen Davila at talagang emotional sa kanyang editorial at sa ngalan ng aking partner na kasalukuyang naghahampas lupa sa golf course ng Bukidnon. maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin. Sa natatanging kakumustahan ninyo, sa impapawid ang kumusta
kabayan. Pag-usapan sa isa'ng bagay, ating pag-isipan niya ay buhay-buhay. Ilang alandakang Pilipinong tunay ito. Bawat katuparan, bawat karangalay sa ating kababayan, ating ialay, ating pag-iwiwang ang galing at husay ninyo.